Makaharap na naman sina Kai Sotto at ang Adelaide 36ers isang matinding laban dahil sa isang bigating team ang kanilang makakaharap o makakalaban ngayong araw na ito, at ito ay ang team ng Taipans. Rank 4 ngayon o top 4 ang Taipans sa standings na merong 10 wins at 7 losses, habang ang Adelaide 36ers naman ay merong 10 wins at 8 losses. Sa latest na update ng NBL sa standings ay nasa top 5 na ang Adelaide 36ers, at parang ang mapapanood natin ay isang laro na pang semifinals ngayong araw na ito dahil na rin sa isang top 4 at top 5 team ang maglalaro, at ito ay ang Adelaide 36ers at ang Taipans. Sa last 4 games ng Adelaide 36ers ay maganda ang simula ng laro ni Kai Sotto, kaya naman asahan natin na gagamitin pa rin ni Coach Broton itong si Kai bilang isang starting center, dahil na rin sa mas nagagamit ngayon si Kai sa team ng Adelaide 36ers ay isa ito sa nagbibigay buhay sa team ng Adelaide na halos papalubog na. Hindi inasahan ng mga teams na nakalaban nila na magiging starting 5 si Kai at makapagbibigay ng magandang impact sa laro, at naging malaking tulong talaga ito para sa team ng Adelaide sa kanilang huling 4 na laro, at dahil dito ay nakuha nila ang panalo. Kung ang typical na Adelaide 36ers o yung dating rotation ng mga players ang ginamit ni Coach Broton sa last 4 games, ay posible na natalo ang mga ito sa ilan sa kanilang mga laro, lalong-lalo na laban sa Southeast Melbourne Phoenix at Tasmania Jackjumpers. Sa typical na rotation rin ni Coach Broton ay garbage time na lang ang ibinibigay niya dito kay Kai Sotto, at kita yan sa mga early games ng Adelaide 36ers. Pero noong ginawa ni Coach Broton ang hindi inasahan, at ito ay ang gawing starting center si Kai Sotto, ay nag-iba ang takbo ng laro ng Adelaide 36ers, at ito na rin ang pinakamagandang winning streak ng Adelaide. Posibleng-posible na ngayon ang NBA Summer League at NBA two-way contract para dito kay Kai Sotto, dahil na rin sa nagpakita siya ng resulta ng kanyang development. Nagagawa ni Kai na depensahan ang isang kagaya ni Aaron Baines na isang ex-NBA player na hanggang sa ngayon ay malakas pa rin ang pangangatawan. Naging maganda rin ang opensa ni Kai, at mukhang nahahanap na niya ang kanyang lakas sa opensa, lalong-lalo na kapag nakapwesto ito sa high post at nakakadiskarte ng maayos. Kung magawa ni Kai Sotto na makuha ang kanilang ikalimang sunod na panalo, at ito pa ay laban sa Taipans, ay tataas ang kanilang ranking sa standings na magbibigay sa kanila ng advantage pagdating ng play-in tournament, at dahil dito ay posibleng magtuloy-tuloy ang Adelaide 36ers hanggang sa NBL Finals. Nagiging kaabang-abang ngayon ang NBL Australia, lalong-lalo na ang team ni Kai na Adelaide 36ers, dahil na rin sa tuloy-tuloy ang kanilang panalo at halos malapit nang matapos ang regular season, at makikita na natin ang mga teams na maiiwan o makakalusot sa next round ng NBL. Kaya naman bigay todo na ang mga NBL basketball fans sa pagsuporta sa kani-kanilang team, dahil nakakatulong talaga ito para mas ganahan ang mga players na maglaro. Sold out rin ang naging laro ng Adelaide 36ers laban sa Brisbane Bullets, at resulta rin ito ng kanilang sunod-sunod na panalo, kaya mas gugustuhin na ng karamihan ng mga Adelaide 36ers fans na manood sa venue ng laro ng Adelaide, dahil sa maganda talaga ang laro ng Adelaide 36ers ngayon, at base na rin sa resulta ng kanilang laro ay nasasabi na ng mga NBL commentators na posible talaga na ang Adelaide ang isa sa mga team na makakalusot at aabot sa finals. Kung maganda pa rin ang simula ni Kai, ay asahan natin na makakatulong ito sa kanyang scouting report, at magkaka-interest talaga ang isang NBA team na subukan siya sa NBA.